Magandang hapon po. Bale, andito po ako sa aking munting tigari. Kami po'y magpapakain. Kasi oras na magpapakain, 4 o'clock na. So, bale kami magpapakain kasi mahigit isang oras na rin matapos to. Ang dahilanan, marami yung baboy natin. Meron tayong 15 saw level. Tapos meron tayong tatlong boar. Mostly ang aking inalagaan, meron siyang large white, meron siyang landrace, at meron din siyang petrine. At yung boar ko naman, meron din siya petrine, meron din akong boar na large white and landrace. Naman po sa kabila, doon, yun po yung mga fattening ko. Fattening. Doon, nakikita nyo yung mga fattening ko. Ayan guys. Medyo na-swerte tayo kasi noong kasagsagan ng ASF, hindi po tayo tinamaan sa awa ng Panginoon. Kasi noon, ang isang dahilan kung ba't hindi tayo natamaan, hindi po ako kumain ng frozen meat galing China. Tapos pag nilalabas ko itong mga fattening ko doon nasa labasan, nila ko nakuha nilalabas ko itong fattening kasi yung layo mula rito sa figure ko hanggang sa labas abot siya ng 100 meters. Ayun na, umpisa na yun ang pagkain ng baboy. Okay.
Thank you.
magtiyaga. Sana hindi tayo matamaan ng EFX. Pa lang dito sa atin, ang mahal lang. Magkano yung beef dito sa atin? 5,000. Ang per kilo ng ang per bag ng beef dito sa atin, 2,000. Department of Agriculture, maawa naman po kayo sa amin. Nag-aalaga ng baboy. Ito nga lang ang ikakabuhay namin. Sinasamantala pa ng mga dargan, backdoor dyan. Pagsagaan na lang mga kababoy. Ay sa wala. Agriculture. Kalimbang naman dyan. Ano yung mga nag-aalaga ng baboy? Mura yung bili nila. Ano yung mga produkto namin? Kasi sa sobrang import natin ng karne, natatamaan po kami yung mga small resort. Sila, may ayuda kaming mga pagkikari, yung mulat naman. Yung mga nag-import naman ng baboy, after pa, nasamantala. Ay, kawawang Pilipino. Sino pa yung matataas na pusal dyan? Sila pa yung nag-i-import. Ako, paano tayo mabubuhay kung ganyan? Kayong mga mag-aalaga ng baboy at yung magsasaka, pare-parehas ang daing. Mura yung produkto natin. Kadalang ilanan nga, daming import. Import dito, import doon. Import kamon. Power ng karne. Paano kami lalago kung ganito? Yan, pagsagaan ko kung mag-alaga ng baboy kasi mayroon pa akong kolehiyo. May trabaho nga ako, kaso nga lang kulang pa naman yung sahod. Ito lang yung part-time ko, mag-alaga ng baboy. Unti-unti. At least may kikitain. Bayad ng kuryente. Bayad ng take care mo. Hirap. Pero pagsagaan na lang po kaysa wala. Please, meron tayong konting kita sa pag-aalaga ng baboy. So, malapit ko na nang iwala itong mga bisyo. Ito
saka hanggang 15 eh maiiwalay na tong tagpapig ko. Saan? Mga kaibigan. Kaya sa wala. Ano? So, ano ba? Yan ah. Isang pigari ko, hindi ko matapos-tapos. Smart, magapasok na yan. Maraming maaaran. Abang yung pen ko. Pwede na akong maglipat. Baboy, kuryente, caretaker, vitamins, antibiotics. Siguro gagastos ko na ng 10,000 sa isang paninig bago mabenta. 10,000. Wala pa yung 10,000 mo. Kasi yung antibiotics, 5,000. 2,000. So, 2,000 pala naman na 2,000 pala yung kapital na siya ng big. Isang pabiling bago mabenta. Ano nang galan? 15,000 lang yung pabiling. Tandaan sa akin, hindi ko binibili yung bibig ko. Bale, anak ng mga baboy ko to. Thank you.
maasa, mga kaibigan. Kaya pag may kunting punan, alaga ka naman na, hey, maling ka. Contaminated yung import nila ng baboy, baka natamaan ng ASF.
dyan na nag-import ng baboy. Oy, tigil-tigilan nyo! Ngayon, mag-import ng mag-import! Huwag lang yung kapakanan ninyo ang tinitisan ninyo! Kapakanan din namin mga nag-aalaga ng baboy! Nag-import ng sibuyas. Samantala, ang Ilocos, ang daming sibuyas. Kung hindi sibuyas ang import,
karne ng baboy. Sa dahilanan nila, walang supply. Mas mahal pa ang kalin ng baboy kaysa bigas. Ang bigas 1.8 per bag 50 kilo, samantala ang figs 2,100 per bag. Nako, pakisilip naman po. Pakisilip naman po ang presyo ng kaning baboy. Huwag lang kapakanan ninyo ang kinitignan ninyo. Kami ring mga nag-aalaga ng baboy. Bang, tayo magka-harvest ng itlog. Itlog ng manok. Pag-itlog ng manok, mahal na din, mga kaibigan. 340 per train. Ito?